Good morning, everyone. Mayong buntag sa tanan, mayong buntag. Magbisaya, magtagalog ako ani siguro, Bisaya or Tagalog ana lang. So, share ko lang sa inyo guys. Sana all, no? Sana all. Lagi akong mapasana all. Lagi akong thank you Lord. Lagi ko talagang pinapasalamat sa Diyos kasi yung trabaho dito is masasabi ko talagang maganda. So, nag-i-income ako ng higit pa nung nasa abroad ako. Siguro, kahit nasa abroad ako, hindi ko rin kaya magpa-aral dito sa anak ko sa Pinas. Kasi sobrang mahal. At saka yung university na pinapasukan niya, medyo may halaga din. Isa din kilalang university dito sa Pinas. So, yun nga guys. Ang una kong trabaho is doon ako banda sa Pasig. Pumapasok ako doon sa isang condo, naglilinis din ako. Mabait din yung naging employer ko doon. Ay, na-miss ko na nga sila eh. Tapos yung mga bata, mabait din. Tapos, I think 8 months ata ako doon or 9 months. So, sa kadahilanan, kaya lang ako umalis doon dahil para sa kinabukasan ng anak ko. And then, thank you po sa past employer ko na pinagbigyan ako. At, hindi siya nagdalawang isip na pakawalan niya ako kasi alam naman niya kung para saan itong paglipat ko sa trabaho. Nag-iyakan din naman kami dahil sa maiksing panahon ng aming pagsama or ng aking pagtatrabaho, nakuha na rin nila yung ugali ko at saka yung ugali nila nakuha na rin. At the way naman ako magtrabaho is trabaho talaga. So, yun talaga na gusto ng employer ko. So, yun na nga, nagtrabaho ako dito ngayon sa isang bahay. Ang bahay po na ito, ang may-ari po ito, ito ay condo pala, condo. O bahay na nga din. So, ito pala ay condo. So, nandito siya sa Manila. Sa part siya ng Manila, which is malapit lang sa school ng mga bata. So, akong trabaho dito guys is papasok ako ng 12 to 6. Napaka-iksi ng oras. Napaka-iksi ng oras ng aking trabaho. Di ba ang ganda? Sana all, maraming mga Pilipino na ganito. Sana all, maraming Pilipino na, alam mo yun, yung hindi lang tinitingnan na ay hanggang dyan lang, hanggang dyan lang isahod ko sa kanya kasi hanggang dyan lang yung trabaho niya, hindi. So, napakaswerte ko talaga. Grabe, thank you Lord. Thank you Lord. Napakaswerte ko, alam niyo bakit? Kasi sinagot nila yung pong tuition fee ng anak ko. Kahit hindi pa nung, nagko may scholarship yung anak ko, pumasa siya sa DUST at sa Taguig, meron din siyang scholar doon. So, ayan yung process pa niya. So, sa DUST na scholarship, malaki din yung percent na binibigay sa kanya. And then, hindi pa rin sapat kahit sabihin natin na nag-less ng 50% ang kanyang tuition fee. So, hindi pa rin namin kakayanin magpaaral na mag-asawa kasi sobrang, alam niyo yun, bahay, tubig, kuryente, pagkain, lahat yon araw-araw. So, minimum mga aming sweldo, mag-asawa, hindi talaga kaya. And then, yun na nga guys, sawa ng Diyos, nagpapatuloy yung anak ko dito, nag-aral. Dito kami tumira sa condo kung saan ako nagtatrabaho at kung saan siya ay pinaaral nung boss ko. Actually, kaibigan ko na boss ko to. Diba sana all, tapos yun na nga ay pang promise naman niya sa akin na tataguyod niya yung tataguyod niya yung ano ko na magtapos ng 4 years na civil engineering yung kinuha. So, medyo mabigat. Mabigat ang course. So, since hindi naman sa pagmamayabang, may utak naman yung anak ko, may kakayahan naman siyang mag-aral, no? So, hindi na namin pinalagpas yung opportunity kasi iniyakan niya to yung gusto niya mag-aral ng college. Diyos, durog na durog ako nung time na yun na sinabi niya sa akin na inspirado ako mag-aaral, mama. Thanks God dahil binigyan kami ng tao. Isang tao, isang buong pamilya na tumulong sa amin. Ayun, and then, kasi saan pa kayo niyan guys? Alam naman natin, once na may isang taong nagpapaaral o may pamilyang nagpapaaral,
sa isang estudyante, automatic meron siyang gagampanan na trabaho, meron siyang responsibility dapat na gagawin sa loob ng bahay. Diba? Pero napakaswerte ng anak ko, guys. Kasi, alam mo yun, yung nagpa-aral sa kanya, laging iniisip na baka mapagod yung anak ko, no, pagaling sa school, tapos basta ayaw niya yung kahit ako, ayaw niya na lagi napapagod ako. Ang gaan-gaan lang naman ng trabaho eh. Ang gaan-gaan lang talaga ng trabaho, sobra. Kasi maglilinis lang ako eh. Ang kondo, malinis naman lang. Maghuhugas lang ako ng ano, pinagkainan. Actually, kung nagmamadali sila, doon lang naman ako naghuhugas ng pinagkainan. Kasi ang mga bata kasi dito, na-train talaga sila na maghugas ng pinagkainan nila, magligpit. So, na-train sila. Hindi, ang gaan lang din. And then, yun na nga, pakaswerte ng anak ko dahil sa sponsor niya na nagpaaral na walang hiningin ka pala. Minsan, question ko nga dito sa kaibigan ko na boss ko eh, na sabi ko, bakit ganun yung tulong? Kasi, oh my God guys, may mga anak siya, ang mga anak niya, nag-aaral pa lahat. Nasa magandang school din. So, tuition. Tapos yung anak ko, nakasabit pa. Diba? Tuition ulit. Tapos baon. Mga kailangan niya sa school. Mga requirements niya sa school. Sagot niya yung lahat, guys. Wala na kaming, ano, kami mag-asawa, wala na kaming problemahin dito sa anak kong panganay. Kasi sinagot na nga nung sponsor. Ewan, di ko mabubun. Siguro lalo na siguro pag nagtapos na yung anak ko, no? Oh, alam naman, alam naman. Ayaw ko na mag, ano, pula na mukha ko kasi galit ko sa labas. Hindi ako iyak, guys. Hindi ako iyak. So, yun na nga. Sobra. Thank you, Lord, talaga sa taong, ano, binigay sa amin. Kasi, yun na nga, guys. Ulitin ko pa ulit, no? Pasensya na kayo. Tinatanong ko sa kanya, bakit ganun yung tulong mo sa akin, tulong mo sa anak ko na hindi man naman tayo ganun kakilala, taon pa lang, hindi naman kami ganun na nag-uusap, pero yung offer niya sa akin, sobra. Alam niyo, ang sarap, ito lagang tumatak sa isip ko eh, hindi pala lahat ng mayaman, yumaman, lahat ng pera na nagkapera, sa manugali. Isa ito sa nagpapatunay, guys. Sana maraming mga Pilipinong ganito, no? Kung alam niyo yun, sabi niya sa akin, kasi binigyan ako ng Diyos ng sobra-sobrang blessings. So, ibig sabihin, guys, ano ba yan? Nablangko ako. Ang sabi niya, guys, binigyan ako ng sobra-sobrang biyaya ng Diyos and blessings dahil para i-share ko sa iba, sa mga taong nangangailangan. At ito pa, guys, naghingi siya ng sign kay God daw nitong time na to na ano, bigyan siya ng trabaho na pwede siyang makatulong. Alam niyo, days or week lang ata lumipas, ayun, nabigyan siya ng magandang trabaho. Sobrang ganda ng trabaho niya. Hindi ko lang magitin yung trabaho niya dito, ha. Kasi medyo private kasi. Pero I think na nakapanood na rin siya o nakapunta siya dito sa aking YouTube channel. Kasi alam naman niya minsan nagbablog ako. Kaya nga minsan, pag nandito yung bata or ano, kasi hindi ako nagla-live or nagbablog. Tsaka yung paligid ng kondo, hindi ko siya pwedeng basta-basta ipakita. Yung ganito lang, nakaupo lang ako at share sa inyo yung mga ano. Diba? So, yun na nga. So, hindi naman na ako binigyan ng isa pang pagkakataon ng Diyos na bumalik abroad, pero binigyan niya ako ng masigit. Oh, diba? Thank you, Lord. Thank you, paano ba yun? Cute ng daliri ko. So, oh, thank you, Lord, diba? So, yun na nga. Sobrang salamat ko talaga sa Panginoon. Yung guys, tsaka alam din yung mga friend ko dito sa YouTube na nakapanood yung nakasubaybay din sa akin. Nagkaroon ako ng mga rebattle dati. Nagkaroon ako ng mga sponsor na nandyan lang. Ay, shout out kay
Ma'am Bella Tamsons, ayan, thank you so much, nagdaga na ka revenue. Ayan, isa din yon sa ano ko sa kanya na, sabi niya sa akin ng time na pumunta siya sa live ko na, pahanga ako sa iyo. Kasi nga guys, hindi, nagkaroon man ng mga issue, never ako nagsasalita against the sponsor. Bakit? Kasi utang na loob ko yun guys. Pinaghirapan nila yun, binigay nila sa akin. Kahit anumang mangyari, hindi ako magsasalita laban sa kanila. No, kasi minsan may mga tao kasi hindi natin mapigilan na sasama ang loob sa iyo, no? Pero yung tao kasi alam kong nagbigay sa akin ng tulong, ng maganda. Kahit anong mangyari, I swear to God, never ako magsalita against sa kanila. Patunayan ko yan. Maraming bisis na. Yan, thank you po talaga. Thank you. Kasi, di ba? Ewan. Kung masyado lang akong emotional. Kasi yung pangarap ko talaga na iyak ko naman ako. Ayoko. Yung pangarap ko talaga na yung anak ko, yung magtapos sa pamilya namin kasi yun na nga, 10 kaming magkakapatid, so wala talagang nagtapos, walang naging professional, nagahirap sa buhay, no? Tsaka yung mag-apply ka ng trabaho, sobrang hirap kasi tinitingnan yung background mo, pero yun nga, maging masipag lang tayo kahit anong trabaho papasukin natin. Minsan kahit ano pang ngayon, nare-regy ka pa sa ibang trabaho. So, umpisan ko na ngayon, no? Kwento ko dito. So, since kung maganda itong pag-upload ko, magkaroon ako ng mga viewers, ipapaalam ko na rin dito sa boss ko na, yun, magbablog-vlog ako, pero hindi, mag-iingat ako. Lagi akong nag-iingat kasi sa pwedeng makuha ko dito sa paligid ko na nakukuha dito sa video. So, hanap pa rin ako ng ano. So, yun na nga, guys. Hoping na subaybayan niyo ako. 3 years pala yun. Naging 3 years pala yung course ng anak ko kasi wala silang bakasyon. Kumbaga tuloy-tuloy sila. Yung summer nila, magiging ano nila yun, mag-aaral sila. So, naging 3 years. So, 3 years subaybayan natin kung ano bang magiging buhay ng anak ko at kami. So, thank you, Lord. Thank you. Thank you. Kasi ito yung taong pinadala mo sa akin. Pinadala mo sa amin. Pinadala mo para sa anak ko na nangarap. Na time na yun, sabi niya sa akin, hindi ko makalimutan. Hindi ko makalimutan kasi nabanggit niya sa akin na ano, desperado akong mag-aaral, mama. Alam mo yun. Sabi niya, gano'n na one-on-one talk kami, buusap. Kasi pag-graduate na siya ng grade 12, alam ko, naramdaman ko tayo mga nanay, nararamdaman natin na stress yung anak natin eh. So, gumawa ko ng para na mag-uusap kami at prangkahin ko rin siya na tapos yun na nga, nang nag-uusap kami, unang upo namin dalawa ng anak ko. Sabi niya, desperado ako mag-aral, mama. So, alam niyo yung tulo ng luha ko. Hindi ko mami, kasi alam ko, alam namin mag-asawa na hindi namin kaya yung ano, yung pag-aral sa kanya. Kasi baon pa lang, sobrang hirap na eh. Kasi yung bayarin namin, bahay, tubig, kurente, doon na namin ako sa sawa ko. Tapos, yung pagkain namin araw-araw, dito nasa sweldo ko, di ba? So, di ba? Oo nga guys. Ito lang guys, hindi ako nagdadrama, no? Sa mga iba dyan na, ano, alam ko may mga haters dyan. Mga haters dyan. So, naging totoo lang tayo sa ano, sarili natin. So, yun na nga. Tuwing ano, kasi madalas ako lang naman mag-isa dito eh. Magkaroon na rin ng tao dito. Hapon, nandito na yung ibang mga bata. Tapos, pauwi na rin ako. As in yung luwag na
luwag na luwag yung binigay niya sa akin na never niyang question na bakit ang laki ng isasahod ko sa iyo na ganun lang naman trabaho mo. Never niyang kine-question yon. Tapos ayaw niya akong mapag. Ako yung nahihiya kasi minsan babalik-balik ako doon sa school kasi may nakakalimutan ng mga gamit sa anak niya. So babalik ako. Ako guys, hindi ako nagre-reklamo. Hindi ako nagre-reklamo na pagod ako. Ayaw ko nang ganun. So hanggat kaya kong gawin-gawin ko. Kasi ano lang ba yun yung nag-sacrifice sa anak ko? Paaralin niya hanggang sa magtapos. No? Ano lang na ba yun na maliit na bagay na ibalik ko sa kanila ang utang na loob, hindi natin kayang ibalik yun, hindi natin kayang bayaran. Kaya habang buhay ko yun tatanawin, habang buhay ko yun lilingunin yung mga taong nakatulong sa akin kasi bakit gusto ko magtapos yung anak ko kasi time na nag-aaral ako sobrang bumabalik kasi sa isip ko yung nag-aaral ako, walang-wala, nag-aaral ako, nabubuli ako, nag-aaral ako, sobrang down ang tingin ng tao sa akin. So, hindi na ako nabigyan ng... Actually, nagtapos naman ako ng high school. So, pagdating ng college, after nung high school ko, may walay na ako sa magulang ko. Kasi hindi ko naman kasi naramdaman no, na buong suporta silang mag-aaral ako. So, tatrabaho ako kung saan ako nagtrabaho. Hanggang doon, papapasok ako sa bahay. So, napaka-bless. Napaka-bless ko. Napaka-bless ko sa mga taong handang tumulong sa amin. And noon, natatakot akong tumanggap ng tulong. Natatakot ako kasi baka sumbatan ako. Natatakot ako. Ayaw yung magkasama na loob. Natatakot ako. May tao kasing nagsabi sa akin na huwag mong tanggihan yung mga taong nagbigay sa'yo ng tulong. Kasi blessings yan. Minsan dinadaan ni God sa iba yung pagtulong. Hindi naman pwedeng i-direct ng Diyos sa'yo yun, no? Meron siyang taong gagamitin, may instrumento. Diba? So yun, alo, naging emotional na ako dito. Hindi, oh guys. Parang ano na yung buhay ko eh. Masaya ako, nakikita ko yung mga anak ko, nakikita ko yung partner ko, nakikita ko yung mga mahal ko sa buhay. Kasi sana hoping na magtapos yung mga anak ko, hindi man para sa amin, para naman sa mga sarili nila yun. Kasi ayaw naman natin, halos lahat na magulang, ayaw naman gano'n na anong naranasan mo, naranasan din nila. So, pasalamat din ako. Buti na lang naging bubu ako noon. Kasi matalino yung anak ko. So, yan guys. Ayan, lol. Iyak na ako. So, yan na nga. Yung trabaho ko dito. Super easy lang. Sobrang dali lang. As in. Kasi sa'yo na magpapakapagod kapag gusto. Pero wala eh. Napakadali lang. Ultimo nga paglalaba. Ayaw pa halos ipagawa sa akin. Since matigas kasi yung ulo ko. Yung ginagawa ko kasi. Diba? Maliit na bagay. Maibalik natin. Yung binigay nila na tulong. Sobra. Kasi yung tawag nila sa anak ko, is anak, parang ano na nila, hindi na nila inibang tao kung saan natutulog yung mga bata, doon rin natutulog yung anak ko. Kaswerte, lagi kong inaano sa anak ko, kaswerte mo dyan sa pamilyang yan, kaya habang buhay mo mahalin yan. Diba? Habang buhay mo mahalin yan, ibalik mo sa kanila mga bagay na binigay sa'yo. Sa magandang gawin, hindi mo man maibalik sa kanila. Yun lang guys eh, hindi mo man maibalik sa kanila yung mga tulong nila sa'yo. Pwede ka tumulong sa ibang nangailangan. Yun yung inano ng anak ko na huwag ka magdamot. Hindi man financially na makatulong kayo pero sa ibang pamaraan. So yun na guys, putuloy muna natin dito, no? Kasi
next upload ko tungkol naman doon sa ano ba, bakit ganun na lang yung blessings at taong binigay ng Diyos sa akin. So ito, next upload ko. So, hello, umiyak ako. So, thank you so much sa mga silent viewers, sa mga nanonood. Thank you po. Sana nagbibigay ito ng inspiration or nakaka-inspire itong video ko. Nasa inyo na po yun. Gusto nyong i-share o hindi, kasi hindi ko kayo pipilitin, pero hoping na nakaka-inspire ang story namin ng mga anak ko. So yun, pinawisan ako guys. So yun na nga guys, sige na nga, bye bye na, see you on my next upload. Thank you Lord, thank you all, bye bye.